Si Injagi ng Vincenzo, guys. Anyong Injagi. Ano nga sa'yo, Injagi? Hello. Hello, 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 hello. Ay. Oh my God, good morning, Seoul. Pupunta tayo ngayon sa... Ayan, syempre tapos ko yung mask ko. Pero okay lang hindi mag-mask actually. Pupunta tayo sa filming location ng Vincenzo. Okay? And I can see it. Wait, let's walk here. Ito yung Cheonggyecheon. Pili ko na daanan natin yan kahapon, hindi lang natin napansin. I mean, nung isang araw. Ito yung Cheonggyecheon. So imagine nila kadamin, tapos nasa taas lang pala. Dinaanan na namin. Sobrang bobo? Sorry, hindi. Sometimes we make mistakes. And that mistakes leads us to wonderful experiences and discoveries. Wow. Kaya follow nyo ako, guys, ha? Dami kong words of wisdom. It's okay because, you know, while traveling, guys, it would not always be perfect, okay? If you have a planned itinerary, that's great. Because planning is the best thing when you're traveling. Because one, you can save time. Number two, you can save money. But we have to understand that... Miss Universe yan. But we have to understand that everything, even if your day, even if you plan your day with your itinerary, nothing will be perfect. Okay? So, when you are in that situation and you make mistakes, well, you should embrace it. Okay? You should embrace that mistake. Because through that mistake, in that mistake, you can learn. And I. Thank you. Parang maling plaza to. Parang maling plaza to. Kamukha nung crush mo sa... Guys, yan na talaga yung filming location ng Vincenzo. nanggaling na tayo dito last time. No? Oo. Ito na. Oh my God. I think may shooting here or what? Or may event. May pa-film? Kasi tingnan nyo, parang may pa-film. Is there a filming here? Oh my gosh, ito na talaga, guys. Vincenzo Imnida. Kaso may mga truck, nakakaloka. Search natin, baka may ginto. Totoong sabi ni Megan, feeling ko kailangan natin siyang pasukin para hanapin yung ginto. So yung outside ay different from the inside. Gets ba? So yung filming locations, iba yung makikita natin outside. Iba yung pinaproject nila outside, tapos iba yung sa loob. Ito na yun eh. I'm overwhelmed. 11-11 wish. Aside from good health, long life, for me and for my loved ones, I wish makabalik tayo dito sa Korea. Alright. And may opa. Trust lang, hindi naman tayo nagmamadali. Saan si Vincenzo? Shock, saan? Yung nakaupo? Saan? Ayun? Ha? Kamukha ba ni Song Joong Ki? Wow! Ay, may ano, parang may installation here. Pero kasi maraming shops dito, so baka product lang yan. So here, kaya may mga truck. Nakakaloka. Ano yung nakikita mo, Megs? Parking lot? Hindi ko maalala yung tumakbo siyang may kalaban. Dun sa taas. Oh my gosh, that was so intense. Totoo. Huwag kang dito ngayon. Oo, yung tinutugis siya. Tinutugis siya ng ano, mga taga Italy. Sure. 1 year late tayo, guys, pero nandito tayo sa square. Okay. Kung saan nag-filming ang Vincenzo. Ayun nga lang eh, may mga truck. But there you go. Tagumga Plaza, ang totoo niyang pangalan ay Cheonggye Plaza. Ayan, dito sila nag-party. Tama, yung first night ni Vincent. Yung first few nights ni Vincenzo, nag-party sila, right? Subukan natin umakyat sa taas, guys, kung open. Is it open kaya? Para mas makita natin ng malapitan yung Cheonggye Plaza. And speaking of Cheonggye, Tagumga Plaza sa Vincenzo, ito na yung Cheonggyecheon stream.
pare. Dito na tayo. Minsan dito tumatambay si Vincenzo eh. Diba? Dito sa taas. Ayan, super nice. Wow, ang ganda ng weather today. Huwag natin batiin. Ayan, oh my gosh. Oh my gosh, we're here. Oh my gosh, minsan tambay dito si Vincenzo eh. Ayan. Ayan, oh my gosh. So, nasaan po ang ginto? Mga kababayan, we made it here, mga kababayan. We made it here sa filming location ng Vincenzo. Kasano? In real life, it's Songye Plaza. So, nasaan guys ang ginto? So, this is one of the really famous filming locations. Yung isa sa mga iconic na filming locations ng Vincenzo. Kasi dito sa Tomera, di ba? Pag uwi niya galing Italy, dito siya nagstay at doon nabuo yung Gumga family. Grabe, 1 year late na tayo, di ba? 2021 pa yung Vincenzo and it's one of my most favorite K-dramas in 2021 alongside Hometown Cha-Cha-Cha. And nakakatuwa na napuntahan natin to. Imagine, nagfi-film dyan sila Song Joong Ki at madalas sila tumambay dito. Okay, madalas sila tumambay. I mean, minsan tumatambay sila dito sa taas. And ayan, dyan sila nag-party nung first few nights talaga ni Vincenzo. Kasi may task, may mission sila na kailangan gawin. Yung napaka-social na party. So ayan, oh my goodness. Ito po ang Gumga Plaza. For those who don't know, yung Vincenzo is isa sa mga highest rated K-dramas in cable TV dito sa Korea. And it's our favorite kasi Completos Ricados, okay? It gave us weekly source of happiness. It was our weekly source of happiness. And aside from being a weekly source of happiness around February to May, naging relevant din siya, di ba? Yung relevance ng K-drama, the way it tackles on different societal issues, yung injustices, very relevant and powerful and matapang. Si Vincenzo talaga guys ay isang Korean local. I mean Korean, pero nung bata siya, inampun siya ng Italian family tapos naging member siya ng mafia. So nagpunta siya sa Korea, umuwi siya ng Korea kahit ayaw na niyang bumalik, ayaw niya ng Korea, he hates Korea para pangalagaan or kunin yung gold na inilibing, binaon dito sa Gumga Plaza. Yun lang yung goal niya. Pero eventually, naging malapit siya sa mga tao dito sa community and it was one of the most heartwarming, you know, heartwarming thing in the K-drama kasi nag-soften yung heart ni Vincenzo for the people because of the family he encountered. Kasi itong building na to, yung Gumga Plaza, na-acquire siya ng Babel. Okay, na-acquire siya ng Babel na pinamumunuan ni Taekyon. Okay. So si Vincenzo, grabe yung struggle niya, grabe yung pinagdaanan niya, and matalino si Vincenzo eh. Matalino siyang character, kaya I love him. Although, parang yung paniniwala niya sa justice, iba eh. Like, he has his own way to resolve societal issues kasi hindi na siya naniniwalang masosolve ng judicial system ng Korea or natin kahit tayo yung mga sakit ng lipunan. Kasi di ba may mga magnanakaw na malaya pa rin, may mga mamatay tao nagtatamasa ng yaman at hindi napapakulong. Those kinds of things, Vincenzo doesn't think na masosolve yun through the justice system. So nagtapos yung K-drama na hindi niya tinalakuran yung mafia at nagpunta siya ng Malta. So yun lang guys, ang dami ko nang sabi-sabi. So magpipicture tayo para may maganda tayong pics na makuha dito for our thumbnail sa YouTube. Yung parang art na painting na Emmy, yung dami lang costume. Yeah, dyan. And guys, dito rin pala nag-shoot yung my favorite, Move to Heaven, Lee Jae-hoon, Opa. Dito yon. Pumasok siya sa may banda doon. Parang may event dito guys. Diyan nag-power walk yung Gumga Plaza family. May event. May LED screen. Diyan yung iconic scenes nila. And diyan siguro yung takbuhan area. Diyan. And there. Parang iba yung ano. Ito ba yun? Yung parang mas malawak yung stairs nun. Means
yung staircase sa veranda. Sa bagay, baka ni-edit. Ayan. Kasi dito puro ano talaga guys, puro chandeliers ang nasa labas. Everywhere, I think this is the lights area. Yung mga bilihan ng lights dito sa mga hardware dito sa Seoul. Alright guys, so yun lang. Sana na-enjoy nyo itong super simple Vincenzo vlog trip. Okay. Itong Vincenzo tour, I hope na-enjoy nyo kahit papaan. Okay, so kung pupunta kayong Korea, masaya rin magpunta sa mga filming locations para maramdaman natin yung K-drama. Okay, 1 year late but I'm happy we made it here mga kababayan. So see you in my next vlog. Oh my God guys, sa part na to ng Dongdaemun Design Plaza, I believe naglakad si Vincenzo and sino yun si Cheyong? Cheyong. Chayong. Oh, yes. A Vincenzo filming location as well.